at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na Eukaristiya po ay pagunita kay Santa Maria Goretti, dalaga at martir. Binigyang kahalagahan niya ang kadalisayan, kalinisan ng buhay sa harap ng Panginoon. At siya rin ay nag-alay ng buhay matapang para sa pananampalataya. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa akin pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa ng kadalisayan. Ikaw ang nagmamahal sa wagas na kalinisan. Iginawad mo na sa dalagang si Santa Maria Goretti ang karangalang maging martir. Lubin mong magkaroon ng katugunan ang kanyang pagdalangin na kami maging matapat sa mga utos mo, pakundangan sa iyong pagkakaloob sa kanya ng putong ng kadalisayan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, gumising ng gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa ilog Habok ang dalawa niyang asawa, labing isang anak at dalawang aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binibindisyonan," wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." "Ano pong ngalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo bang malaman?" sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ng mukhaan ang Diyos. Gayon may buhay pa rin ako." At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman.
kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Hahatol ka sa panig ko sa pasya mong ibibigay, pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran. Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko naroon ka kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong siniyasat, nasumpungan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo'y humihibik. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao, sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad dito sa Israel. Datapot sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at dupaypay parang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa kanyang malagad, sagana ang anihan, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbebendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Palakasin tayo ng salita ng Diyos. Sinusubaybayan natin unang pagbasa ang Henesis. Sinasamba natin ang ating Diyos at ang ating Diyos ay Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Na kay Jacob na po tayo. At kay Jacob, ang Diyos, mahalaga na palalibi natin, kaibiganin natin ang Diyos. Iba ang estilo niya kay Abraham,
iba yung estilo niya kay Isaac at ibang estilo niya kay Jacob. Dito, pinalitan ng Panginoon ang pangalan ni Jacob. Hindi na Jacob, Israel. Bakit? Anong ibig sabihin nito? Kasi kung pinalitan ng pangalan, may kahulugan, may misyon. Ano ba ang konteksto nito? Kasi iba itong si Jacob. Pursigido si Jacob, para bang hindi bibitaw. Siya'y nakipagbraso, magdamagan buong gabi sa Diyos at sa kikipagtalo niya sa Panginoon. Bakit siya nakipagtalo? Hindi ako bibitaw hanggang hindi mo ako nababaspasan. Ba? Kakaibang pagtsatsaga ito, ha? Hihingi niya yung pagbabaspas. Turo sa atin. Gusto natin siguro mabilisan ng Diyos. Oh, tama na ako pumunta dito. Isa, dalawa, tatlong beses. Oh, penge. Ganyan tayo. Bihira ang magtsatsaga. Bihira yung magpuprosigi. Bagay talaga, bihira yung mga taong masisipag. Karamihan ay madali nang bumitaw. Kaya nga ang pangalan niya, Israel. Nakipagtalo siya sa Diyos at nagwagi. Yan po yung pamamaraan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, si Jesus, nakita niya yung madla, mga tao. Sila'y lito, sila'y lupaypay. Kayo, ganyan ba tayo? Nalilito ba kayo sa buhay? Marami tayong problema. Ha? Alam na natin mga problema natin. O yan, nagising kayo tuloy. Kaya tinataas natin. Yung iba, medyo iba-ibang grado. Lito at lupaypay. At si Jesus, ang description niya, para silang tupa kawa na walang pastol, walang gagabay, wala magme-mentor, wala magbibigay ng patnubay, wala nagbibigay ng direksyon, wala nagbibigay ng lakas ng loob. Kasi lahat ay natataranta. Ano, kanya-kanya na lang. Magdasal tayo ng bukasyon sa mga pinuno na magtsatsaga, magmamalasakit. Bihira yan sa tao. Kadalasan po, sariling interes yung magpapakasarap sa akin, magpapaligaya sa akin, magpapakasasa sa atin. Sino magtsatsaga sa problema ng iba? Sino magbibigay ng buhay? Sino magiging interesado? Kaya nga, kakaunti lamang. Magdasal tayo, baka mayroong bukasyon sa inyo. Magtulungan tayo. Malaki problema. Mag-volunteer ka. Kung tinatawag, hindi naman natin sinasabing susolusyonan natin lahat. Pero nakita ninyo ang kalagayan. Malaki ang aanihin. Malapit na ang kaharian ng Diyos. Kailangan na mga manggagawa. Ayan po, sige. Magdasal tayo na dumami pa yung mga manggagawa. Ibig sabihin yung tutulong para maayos-ayos naman ang buhay natin. Hingin natin ang tulong ni Santa Maria Goretti. Maria Goretti. Kadalisayan, katapangan, pag-aalay ng buhay. Sa tulong niya ni Santa Mahal na Biring Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo si San Roque, ipagtanggol mo kami, sana hindi na makapasok sa ating bayan at sa komunidad natin ng Delta variant para mas mabilis tayong bumalik sa
kinagawian natin. Nawa po ay tayo po'y lumakbay kasama ang Panginoon, laging bukas sa kanyang kalooban. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng pagkapari sa bagong tipan, idinudulot ng Diyos na magpatawad ng mapagpatawad na paglingkod ng kanyang anak sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at manalangin. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga tinatawag sa paglilingkod sa bayan ng Diyos bilang mga pari, naway dumami pa, manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo, naway maihanda at maging mga matatabang lupa para sa paghahasik ng salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod na pari, madre, relihiyoso, katikista at laikong apostolado, naway makahikayat ng iba pa upang sumama sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan, naway mapalakas natin ang loob at ating suportahan, manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Panginoon ng ani, sa pamamagitan ng aming mga panalangin, tipunin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng marami pang manggagawa sa iyong misyon upang mapadali ang pagdating ng iyong kaharian sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Maria Goretti. Ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon, ikinagagalak namin ang mga banal na tao na nagtalaga sa sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo.
ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtinang tanan, ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng Anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyo ang tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Santa Maria Goretti, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ang lahat na mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo,
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumay. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Maria Goretti upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ang mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangirihan. Anong ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo na nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Iniyeg mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ng ibig at pagliling ko bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po rin niyo sa inyong pag-alisang kapayapaan ni Yesu Cristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba.